Humihirit na ng 90 pesos na dagdag sa sahod ng mga manggagawa ang Trade Union Congress of the Philippines bilang sagot sa walang patid na pagtaas ng presyo ng gasolina at bilihin. Sasapat naman kaya at lumusot din kaya ito? Ikwento mo, Beverly Natividad. Ramdam na ramdam ng pamilya ni Grace ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis pati na ng mga bilihin. Sa 12,000 pesos na buwan ang sahod ng mister niyang periodista, 300 piso kada araw ang napupunta sa pagkain pa lang. Katumbas yan ng 9,000 piso kada buwan. Hindi pa kasama riyan ang bayad sa renta, tubig, kuryente, pati pambao ng mga chikiting sa eskwela. Araw-araw tumataas ang gasolina, pati ito nga yung huli, gasol eh, katataas lang. Pero bakit pagdating dun sa sweldo, nabasa ko sa napanood sa TV, binaril daw. Bilang sagot sa problema ng mga gaya ni Grace, formal nang naghain ang petisyon para sa 90 pisong aumento sa sahod ang TUCP sa Regional Wage Board ng Metro Manila. Mula sa 426 pesos gusto nilang itaas sa 516 pesos ang minimum wage. Sa kalkulasyon ng TUCP, 90% ang itinaas sa presyo ng mga bilihin. Humina rin daw ang kakayahan ng piso na makabili ng mas maraming bagay. Mayroong supervening events, mayroong extraordinary situation that warrants a 90 pesos increase in wages for workers in NCR. Yun nga lang, sa ilalim ng batas, hindi pwedeng mag-aproba ng panibagong wage hike kung wala pang isang taon mula ng huling aumento. Huling nagkaroon ng wage increase noong May 26, 2011 sa halagang 22 pesos. Giit pa ng mga employers, hindi raw kakayanin ng maliliit na kumpanya ang hirit ng TUCP. Wrong timing. We are having a lot of problems. Para naman kay Grace, malaking tulong din ang 90 pesos na aumento. Pero hindi pa rin daw ito sapat sa sobrang taas ng bilihin. Beverly Natividad, News 5.